Poxa, vou botar. Bye bye. Vai. Nossa, né? Leve? Nossa, yeah. Laki helmet naman ako eh. Night ride. Laki helmet ako. Meron din akong reflector vest, safety vest. Kasi may bagong rules na naman sa pag-bike. Pag nakita ka ng police na wala kang short na reflector, safety vest, wala kang helmet, tapos sa bike mo, wala kang ilaw, harap at likod, kukunin nila yung bike mo. Dahil kumpleto naman ako, meron akong ilaw, harap, likod, meron din akong vest, meron din akong helmet, pwede akong lumabas kahit anong oras. Goodbye! So baka ito na yung aking huling ride muna at ginawa ko muna siya sa loob ng building kasi ayoko lumabas una dahil nagkakaroon na ng problema, nagkakahulihan, nagkakakonfiskahan na ng bisikleta. So dito lang muna tayo at dinadama ko lang yung huling ano, yung huling ride ko sa bike na to kasi bukas may kukuha na at may kunin na yung bike. Iba na yung may-ari. At ito na nga. Bye-bye bike. So may bagong rules sa pag-bike ngayon. Ang Dubai, ang Sharjah, at yung iba pang Emirates dito sa UAE. Ngayon, pag nakita kang ng police na ride mo yung, dala mo yung bisikleta mo, wala kang suot na reflector, wala kang suot na helmet, kukunin nila yung bike mo. Walang sorry-sorry, walang pakiusapan, confiscated. Paalala lang at doble ingat kasi baka makuha yung mga bike nyo gawa nga ng bagong rules na hindi natin agad-agad nalalaman. So nirequire nila ngayon ito, safety vest or reflectors,
Kasama siyempre yung helmet. Siyempre, meron dapat kayong ilaw sa harap at likod pag umaga or gabi kayo magra-ride. So hindi natin yun agad nakita, kaya meron tayong mga kapadyak na nakuhaan ng bisikleta. Yung iba na bawi naman na dahil sa pag-usapan. Pero yung iba, wala, nakuha na yung mga bike nila. Isa pang dahilan kung bakit nakukonfiske yung bike, kahit meron ka ng suit na vest, naka-helmet ka, may ilaw ka, kasi sabi nila, pag tumawid ka sa pedestrian, tapos nag-ride ka sa bike, tapos naka-ride ka dun sa bike mo, huhulihin ka pa rin, kukunin pa rin yung bike mo. So dapat daw, pag tatawid ka ng bisikleta, pagdadaan ka sa pedestrian, bababa ka sa bisikleta mo at itutulak mo lang siya hanggang makatawid ka. Meron pa... Ano ba yung So pangalan na yun, pangalawa, pangatlo. Sabi nila, pagka nag-ride ka sa 60 km/h na road, ay bawal ang bisikleta. So, isa yun sa dahilan kung bakit pwedeng makulpis ka yung bisikleta mo. Yun lang, bago ko bitawan yung bike ko, isang So, yun lang, bago ko ibitawan yung bike ko, sinare ko lang yung mga nabalitaan ko para sa inyo rin yun, para sa mga bisikleta nyo rin, kasi hindi naman mura yung mga bisikleta nung binibili natin at kasi nga hindi naman mura yung mga bisikleta na ginagamit natin at hindi rin basta-basta yung pinababayad natin sa bisikleta natin dahil pinagpapagura natin yun, tapos kukunin lang, makukulpas ka lang dahil sa mga bagong rules. Pahabol lang pala, kasi nabalitaan ko rin, may nagsabi lang o may nagpost lang na itong strap na reflector vest, hindi daw kinoconsider ng Dubai Police or mga Sharjah Police, kailangan daw is yung high visibility vest. Yung kadalasan buo siya, para siyang sando, na merong high visibility reflector. So kung kayo yung mga isa sa mga gumagamit ng gantong strap reflector vest, try nyo na lang maghanap. Mura lang naman siguro yon, mga 10 dirham makakuha na kayo nun. Para na rin sa safety nyo at para na rin sa safety ng bike nyo. Kasi hindi na talaga mapapakiusapan na makuha ulit yung bike once na ma-confiscate ng mga police. So ito na siguro yung ating last ride kahit sa loob lang ng building dito sa UAE. Subaybayin niyo yung channel, ipagpapatuloy ko yung bike ride natin pag uwi natin ng pila. Okay na. Guys, hanggang doon muna mga kapadyak. Ride safe and see you sa next bike vlog. Ano yan, boss?